Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Alam kong marami sa atin nangangamba dahil sa pagkalat ng COVID-19 sa buong mundo. Humaharap po muli ako sa inyo ngayon dahil sa mga bagong development ukol sa sakit na ito. Sa ngayon, patuloy na tumataas ang bilang ng ating mga confirmed cases. May mga kumpirmado na rin tayong kaso ng local transmission sa Pilipinas. Ibig sabihin, may mga kaso na po nang nahawa, hindi mula sa pagbiyahe sa ibang bansa, kundi sa loob mismo ng ating mga komunidad. Sa huling bilang, may 6 na hindi lumabas sa bansa at may 1 hindi pa natutukoy kung saan nahawa. Hinihintay po natin ang detalye sa ibang mga bagong kaso. Bahagi po sa tungkulin namin bilang mga halal na opisyal ang tumugon sa pangambang ito. At isa sa pinakamahalagang paraan para magawa ito, ang pagsigurong wasto ang impormasyong nakakarating sa ating mga kababayan. Kaya nga po, para tulungan tayong suriin ang tamang impormasyon, may mga kasama tayong eksperto. Nandito po ngayon sina Dr. Regina Berba, isang eksperto sa infectious diseases mula sa PGH, pati po si Dr. Sylvia Estrada Claudio, isang public health expert at kasalukuyang dekano ng UP College of Social Work and Community Development. Doktora Nina at Doktora Guy, welcome po at maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Maraming salamat. Nung nakaraan pong dalawa o tatlong araw, marami yung pangamba dahil may sinasabi na lumalaganap na yung COVID-19 dito sa Pilipinas, lalo dito sa National Capital Region. At sinasabi po yung local transmission. Unang-una pong tanong, anong gustong sabihin ng local transmission at kailangan ba talaga tayong mangamba? Ibig sabihin po ng local transmission, yung source ng infection dito na talaga sa ating hindi community. Na galing sa ibang hindi bansa. Hindi na galing sa ibang bansa. Noon kasi ang tawag sa kanya ay imported. Mm-mm. So ngayon nakikita natin na hindi na matrack, hindi na matrace clearly sa mga foreign travels. Kasi may meron tayong mga biktima na walang history of travel. So ito, doktora, halimbawa, lalo na doon sa mga nagko-commute natin, mga kababayan, di ba, yung train, yung LRT, yung mga public transportation, maraming sumasakay. Sabihin natin na among the passengers, meron siyang COVID-19 na undetected pa. So posible na yung maiiwan niyang droplets, halimbawa, nakahawak ka sa, di ba, sa train, merong hawakan habang nakatayo ka, pwede yung droplets na maiwan mo doon, yung susunod na makahawak doon ay maaaring mahawa. Pero I think sa situation na yun, baka ang mas direct na paraan na makahawa ay habang nandun siya, humihinga-hinga naman siya. Mas grabe yun. So yung people around, within ang magic number po kailangan natin tandaan ay 3 feet or okay. 1 meter. Kasi ang principle behind that ay yung mga droplets, kahit sobrang parang almost microscopic sila, may weight pa rin sila, may mass. Okay. So after 3 feet, parang bumabagsak na sila kasi may gravity. So pag medyo malayo-layo ka, mas malayo. Pag ganun po. Ang 3 feet, parang tatlong ruler yun, di ba? Oo. Parang isang ganun. Tapos ano din, doktora, nagbabasa tayo sa internet, nakakapanood tayo ng mga videos ng mga experts. Ang sabi nila, aside from practicing yung personal hygiene habits, kailangan yung social distancing. Anong gusto sabihin ng social distancing? Yung 3 feet? Parang assume natin na baka nga merong hindi pa diagnose na isang tao. Or let's say you're in a crowd, tapos medyo madami, tapos hindi mo alam kung sino din yung may sakit. But knowing na itong virus na to, droplet transmission, kung medyo malayo pa, siguro hindi ka makakawa. So yun yung social distancing. So ano pa din? Kasi ngayon nakita natin yung advice ng mga government agencies na i-postpone muna yung mga events na maraming tao yung nag-gather. Tama yun. Part yun ng social distancing kasi ang napag-alaman natin dun sa pag-aaral sa nangyari sa ibang bansa, ang common ways na ma-infect na tayo dahil local na nga po yung transmission ay hindi na yung ay sa eskwela,
Oo. So common kasi marami tayong mga kaklase at iba, workplaces, and of course, yung pagtitipon-tipon, concerts, religious activity, kasi magkakasama no? Sa isang lugar. Sa isang lugar. Tapos meron pang, kasi kaninang umaga o kagabi, nabulaga tayo na may in-identify na parang residential na building dito sa Quezon City na sinabi meron doon nag-positive. Tapos 2 days ago, may in-identify din na isang office building na sinasabing merong pumapasok doon na nag-positive. Ano ba yung dapat gawin ng building administrators or building owners para siguruhin na ligtas yung ibang taga doon din sa building na yon o pumapasok din sa building na yon? So doon po papasok yung kahalagahan ng environmental disinfection. So ito po yung papanatiliin natin malinis talaga. Visibly malinis at saka lilinisan ng mga usual na disinfectants for the building. Yung mga dapat priority nila doon, yung mga madalas hawakan. Yung mga saka so, common. Elevator knobs. Oo. Pati po yung hagdan. Oo, kasi naghahawak sa... So, may escalator, yung hawakan ng escalator. So, dapat yung advice natin sa mga building administrators, as soon as, kahit nga hindi pa, kahit wala pa nagpa-positive, dapat regularly ginagawa na nila to, pero lalo na kung may nag-positive. Ngayon na may walang pasok tayo, baka pagkakataon na rin ng mga school administrators. Na disinfect din yung mga schools. Ano ba talaga yung totoo? Kailangan ba natin na mag-mask? Kasi ang dami nag-hoard ng masks. At nauubusan tuloy ang mga nangangailangan. Ang dapat pong mag-mask yung mga nasa hospital kasi sila po ang pinaka-exposed. Again, karanasan po natin so far ay sila yung nagkakasakit. Medyo matindi kasi talaga exposed. Oo. Tapos sila iuuwi sa mga pamilya nila. Totoo. At doon tuloy ay damay-damay na po tayo lahat. Kaya paunahin na po natin ang pangangailangan ng mga hospitals natin for masks. Tayo po, general public, hindi we don't really have to wear it. Ang kailangan lang natin maging malinis sa katawan. At saka yung sasayaw tayo ng... yung cough etiquette na sinasabi. Ito, doktor, itatanong ko to. Kasi nung isang araw, meron parang Senate committee hearing. At tinatanong, kung hindi ako nagkakamali, si Senator Nancy Binay, tinatanong niya yung DOH, ilan ba yung available na testing kits? Kasi yung testing kit, yun yung paraan para ma-assess mo kung meron ka ba nung, kung tinamaan ka ba ng virus o hindi. Parang ang sinabi ng DOH, as of now, meron tayong 2,000. Tingin pa natin sufficient yun? Oo. So, kahit naman ang DOH, di ba sinabi niya na hindi talaga sapat yung number na 2,000. Pero yun kasi yung, kumbaga yung stash nila. Yun yung amount ngayon. Kaya for a while, medyo limited yung testing kasi nga parang iniisip natin kailangan kaya natin magkaroon ng amount of test kits. Kasi tinatanong na... Meron pong latest akong narinig na nag-certify na po ang ating FDA. Na yung isang locally developed na sa test UP, kit diba? Sa UP ay pwede na ngayong gamitin. May possible production na ipoproduce pero, na. Tama ba, doktora, na parang yung certification ng FDA parang sinasertify niya na ready for validation? Yes. Oh, pero yung validation would take how long? Pero ang naintindihan ko rin po, kasi kasamahan po namin si Dr. Destura sa aming grupo, na nafa-facilitate na yung buong process na yun. Normally, matagal nga po siya, pero under the circumstances, napapamadali. So very soon, magagamit na natin. And we are also going to give it to sub-testing centers kasi as of now, our ITM lang yung nagtetest. Pero hopefully yung UP and a few other designated hospitals pwede nang mag-test using that. Tinatanong namin, doktora, ano ba yung dahilan kung bakit hindi natin parang mabilisan yung pagdagdag ng test kits? Ang number one na tanong, dahil ba kulang sa pera? Kasi iniisip natin, kung kulang sa pera, pagtulong-tulungan natin. Halimbawa kami, yung Office of the Vice President, meron kaming medical assistance program.
pinag-usapan na namin kanina, paano ba natin pwedeng gamitin yon para makatulong na tayo na mas massive yung maging testing. Ang marami naman pwedeng pagkukunan ng pera. Yung presidente, meron siyang intelligence funds. Yung ibang mga ahensya, meron mga extra funds na pwede nilang ilaan, at least para sa kanilang flock. Yes. Makatulong na sa DOH. Kasi kung parang iaasa natin sa DOH lahat, baka mabagalan sa dami ng aasikasuhin. Ako tingin ko may mga private companies na willing to fund. Yes. Willing to fund yung mga testing kits. So, sabi ko nga kung ang dahilan kung bakit hindi tayo makapagdagdag ng more than 2,000 yung pera, pagtulong-tulungan na natin. Pero kung yung dahilan, bureaucracy, kung yung dahilan, red tape, yung dahilan, yung procurement na mga requirements, dapat kasali na yun doon sa presidential declaration, yes, di ba? Yes. Dapat yung presidential declaration, nakasaad na may exemption na doon. Yes. Basta pagdating sa pag-respond sa COVID. Pero tinitingnan ko kasi, doktora, yung document, yung proclamation, parang hindi tinake general, up yun. General. Pero sana magkaroon ng parang supplement na maka-shortcut. Oo. Kung guidelines na hinihintay siguro ang taong bayan at ang line agencies and concerned sectors, mm-hmm, from government. Marami pong nagtatanungan iba't ibang grupo, iba't iba ang hinihingi, ano ba ang guidance for hospitals, private and public. Mm-hmm. Ngayon, at bago na yata yung dapat maging pamantayan sa sino ang tinetest, mm-hmm, sino yung ina-admit, sino yung pinauuwi, sino ang ina-observe, paano ang quarantine. Ano yan, para ho sa hospital administrators and personnel. Naghihintay ho tayo ng guidelines, mm-hmm, para dyan. Ito hong ginagawa ninyo para sa publiko, mahalaga ho, mm-hmm, ito. Pero kailangan may leadership pang dagdag, mm-hmm, from other sectors of government. Iba rin naman ang information for the public na kailangan natin. So that's another. Pero yung DILG po, yung police, mm-hmm, yung ibang responders, they will need different guidelines. Mm-hmm. And then we need to see an overall sino ang nagmamando lahat-lahat para ito lahat ay magsama-sama para sa isang effective, mm-hmm, response. Ngayon ba, doktora, among sa community niyo, kasi kayo yung mga doktor, alam na ba ng lahat na doktor na kung ganito yung kaso, saan kami pupunta, ano yung protocols? Alam na ba ng mga ospital na kung merong dumating na ganito, ganito yung gagawin namin? I think po, ngayon, lalo na nasa code red tayo na alert system, na ito na nga, ito, we've been preparing, mm-hmm, for this for a while. Meron po tayong mga, yung tinatanong ni Dr. Arya na guidelines. Mm-hmm. Actually, meron pong grupo yung Philippine Society for Microbiology and Infectious Disease. Professional society po sila at actually, board member po ako doon na ito talaga yung tinatrabaho namin over the last several weeks, kasi we've been trying to create guidelines na aligned and para rin parang technical consultants na rin ng DOH to, I'm sure kasi medyo busy rin yung DOH, to give them some advice and, you know, we've been able to put together guidelines for triaging, yung sinasabi niyo, pag-manage ng mga pasyente, ano bang sasabihin, kailan ba po kailangan i-test. So, meron po mga ganun. At lahat na ito, na-fan out po to sa mga physicians, sa mga doktor, sa mga health facility. So, yung mga, ang ine-expect dun sa mga directives po ng DOH, kailangan po lahat ng level 2 at level 3 facilities, ready talaga. Oo, handa, naghahanda, at merong gamit para to make sure kaya nilang diagnose at pangalagaan ng maayos yung mga pasyente at pangalagaan rin yung healthcare workers. Kasi yung pinaka at risk talaga yung mga healthcare workers na humarap, yes, diba? O nag-aasikaso sa kanila. Ang tingin ko po, para makaraos tayo sa COVID problem na po ito, at para together, kaya natin to, ay tatlo talagang
kailangan natin tandaan. Yung pinakamahalaga ay yung hand washing, mm-hmm. keeping our hands clean. Number two, yung respiratory etiquette, no? Yung coughing correctly, uh-huh. cover your cough. At saka number three, yung social distancing. Social distancing. Dadagdag ko po na magtulungan po tayo. Kasi mm-hmm. sa tingin ko, ang magiging solusyon dito ay hindi manggagaling sa iisang sektor o grupo. Ang magpapanalo sa atin pa rin dito ang ating mga komunidad, ang ating pagtutulong-tulong sa isa't isa. So, suportahan ho natin yung mga dapat suportahan, ang ating frontline workers. Let's look out for each other as well. Sige, maraming salamat at Doktora Nina, maraming salamat Doktora Guy. Ayon sa atin lang to assure our mga kababayans na there is no need to panic. Pero yung right information kailangan alam ng lahat para makapagtulong-tulungan tayo to move forward. Maraming salamat po sa ating mga resource persons. Ididiin ko lang po, kayang iwasan ng sakit gamit ang simpleng pamamaraan. Maghugas lagi ng kamay gamit ang tubig at sabon, gumamit ng mga alcohol-based sanitizer, iwasang hawakan ang mukha, iwasan ang pagdikit sa kapwa kung di kinakailangan, agarang kumonsulta sa pinakamalapit na health facility kung may ubo at lagnat na hindi gumagaling matapos ang 2 araw. Nananawagan din po tayo sa ating mga kasama sa gobyerno, pati na rin ang pribadong sektor. Baka panahon na para i-consider ang work from home na areglo, basta hindi masasakripisyo ang mga serbisyong pinapaabot natin sa publiko. Sa DTI, ipatupad na po sana natin ang price freeze para sa mga produktong may kaugnayan sa pag-iwas sa COVID-19. Maging mas mahigpit din sana tayo laban sa mga profiteers na nag-hoard ng mga produktong ito. Sa mga building at condominium administrators naman at sa mga nagpapatakbo ng negosyo, gawin po natin ang lahat, lalo na ang mga basic preventive measures para maiwasan ang pagkalat ng sakit sa ating mga lugar. Ipaalala natin sa mga tumatangkilik sa atin ang tamang hygiene. Mag-disinfect ng ating mga establisimento. Maglagay ng alcohol at hand sanitizer sa lugar na madaling makita. At laging siguruhing may sabon ang mga banyo. Sana rin po lahat sa atin makiisa sa kinauukulan para maging mas mabilis at epektibo ang contact tracing. Walang dahilan para magpanik. Marami pong mga frontliners natin mula sa public at private hospitals, barangay health centers, mga kawanin ng local government units, at DOH ang nagtatrabaho ng halos walang tulog nitong nakaraang mga linggo. Maraming mga eksperto ang handang tumulong sa pagsasaliksik at sa pagsisiwalat ng tamang impormasyon. Nakikita rin po natin, handang tumulong ang pribadong sektor, lalo na ang mga ospital. Tinanong na nga po natin ang mga ahensya at eksperto, ano ba ang mga bagay na dapat matugunan agad? Ang sabi po nila, sapat na protective gear para sa mga frontliners at sapat na kagamitan tulad ng ventilators para sa mga lokal na ospital. Patuloy ang ugnayan natin sa mga partners para makatulong sa suliraning ito. Pero alam din po natin na may hangganan ang magagawa ng pribadong sektor at mga frontliners sa lokal na antas. Sana nga po, patuloy tayong manawagan sa sapat at angkop na suporta at paninindigan mula sa pambansang pamahalaan. Hindi lang po sa pondo, pero lalo na sa direksyon at mga batayang pilosopiya ng pagre-responde. Enero pa lang po, alam na nating aabot sa puntong ito. Sana po, ngayong dumadami lalo ang kaso, magkaroon ng sapat na sense of urgency ang gobyerno. Hindi ngayon ang panahon para magpaantala sa birokrasya at mga maliliit na di pagkakaunawaan. Buhay ang katumbas ng bawat sandaling nasasayang. Kung ang problema budget, pagtulungan na natin. Alam kong handang tumulong ang pribadong sektor para mag-mobilize ng resources. Kung ang problema naman procurement, bakit hindi pa mag-issue ang gobyerno ng kaukulang order para mabili na ang mga dapat bilhin? May dahilan din po siguro kung bakit yung mga bansang pinakamaraming kaso, siya rin ang pinakamababa ang death rate. Dahil tapat sila sa datos at siniguro nila na may abot kamay na testing para sa lahat ng gustong magpa-test. Kung nagawa ito ng mga karating bansa natin sa Asia, kaya rin natin ito.
Ito po yung mga bagay na hindi nakasalalay sa frontliners o sa pribadong sektor, kundi sa isang pambansang gobyerno na kumikilos ng may malinaw na direksyon at estratehiya. Umaasa po tayo na mamumulat ang ating mga pinuno at magagawa nila ang inaasahan sa kanila sa ganitong klaseng panahon. Ang target natin dapat dito, zero casualties mula sa puntong ito. Umaasa akong kaisa natin ang lahat sa pagtutok upang maabot ang layuning ito. Ang patuloy po nating panata mula dito sa Office of the Vice President, ibubuhos namin ang lahat ng aming makakaya para makiambag sa pagtugon sa sitwasyong ito. Patuloy ang daloy ng wasto at makabuluhang impormasyon mula dito sa aming opisina. Iuugnay namin ang mga eksperto, pribadong sektor at mga responders para mapigilan ang pagkalat ng sakit. Sa huli, kaya natin itong lagpasan basta't nagtutulungan tayo at basta tayo'y may sapat na paninindigan.